Section number 35, the book of the prophet Nahum. So, up nila, three late 7th century prophets, Zephaniah, Habakkuk, Nahum. The three late 7th century prophets. Si prophet Nahum is said to be, to have come from a certain place called Elkosh. There is a tradition, there's a merong place na Elkosh sa Iraq. Kasi may tradition na si prophet Nahum was from there and was buried there. Doon siya nag-prophesy sa Iraq, kingdom of Assyria at that time, in the city of Nineveh. Yung Elkosh lugar, yan ngayon yung tomb ni Nahum. And few, I think 50 kilometers away, ay yung Mosul. Dito pumunta si Pope dito sa ruins ng Mosul. Sa kabila noon ay Nineveh, yung old city ng Nineveh. Dito yung Elkosh. So, malapit lang. Hindi siya pumunta ng Elkosh kasi mas ano yung Mosul, mas center siya. But alam yung kasaysayan ng Iraq, very tragic. And so, we pray for them. In 1948, yung mga Jews na expelled doon, especially sa Elkosh, kung saan nandun yung tomb ni Prophet Nahum, so ang ginawa nila nung ma-expel yung mga Hudyo, pinagkatiwala nila sa isang, I think, Iraqi Christian na alagaan yung tomb na yon. And then, the generation na, pangatlong generation na yung pamilya na yan, nag-aalaga nung tomb ni Nahum sa Elkosh. Ito yung believed to be the tomb. It was renovated in 2018 kasi nasisira na siya. So, ito at this picture from the internet ay nire-renovate pa in 2018. And this was the Pope, kung si Pope Francis, nagdasal siya sa Mosul. At sa background niya, yung ruins, dahil sa giyera. Let's go to the prophet. Wala tayong masyadong personal information sa kanya, sa propetang ito. Pero yung pangalan niya, hindi katulad ni Habakkuk na obscure. Ang meaning ng name, Nahum means the comfort or consolation. Ang ganda ng name niya eh. Consolacion. No? Nahum. No? Pag sinabing Nahmu, comfort my people. So, Elkosh, question mark, kasi an attempt to render its meaning, could El is God, and Kosh might be harsh. So, God is harsh, question mark, kasi nga, dito sa oracles ni Amos, oracles ni Prophet Nahum ay si God ay katulad ni Habakkuk, divine warrior, guerrero. And his ministry began just before the fall of Nineveh. Nineveh fell in 612 BC. Okay? Pumasok na yung Babylonian hegemony. And the Assyrian Empire has collapsed, and the capital of the Assyrian Empire is Nineveh. So, and yung prophet Nahum ay ang kanyang mensahe from beginning to end ay oracle against Nineveh. And na-mention dito ang isa pang pagbagsak ng isang capital na significant capital, the capital of Egypt at that time, 7th century, Thebes. And in 663, the king of Assyria, whose capital is Nineveh, doon siya nakatira, conquered Thebes in 663 BC, doon sa annals ng, alam natin, sa, ng Assyrian records. So, giving those dates na meron na tayo, one might say that yung ministry ni Prophet Nahum is around this period of time, just before the fall of Nineveh. Kasi kitang-kita na niya sa kanyang oracle, sa kanyang vision, ang pagbagsak ng Nineveh. The city at that time, no? And just imagine the biggest city in the world today. I think of the most significant city sa mundo ngayon, na powerful city. I don't like to mention it, baka I'll be going against the rule of Facebook. That
is the prophecy of the fall of that most significant city in the ancient world, Nineveh, the capital of the Assyrian Empire. There is another prophet who will be sent to Nineveh. Yan si Jonah. But later na natin pag-usapan si Jonah, darating din tayo kasi later prophets din si Jonah. The book is the seventh of the minor of the 12 minor prophets and very short, katulad din ni Habakkuk, 3 chapters lang, but very dramatic. Mababasa natin mamaya mga passages niya. And very intense, passionate outburst against Nineveh. As I said, the most dust city, ang lungsod ng mga lungsod at that time, the capital of the Assyrian Empire in the 7th century BC. And thus, dito sa prophecy ni Prophet Nahum, makikita ninyo nag-i-intertwine yung prophecy, politics, at liturgy. Kasi yung divine warrior niya, parang hymn, parang pagpupuri, isang imno para sa Diyos na makapangyarihan. So, nag-mimix yung tatlo na ito, prophecy, politics, and liturgy. Kaya, pag minsan na yung mga iba na-observe nila, ano, dapat yung mga pare, huwag silang makikisaw-saw sa politics, huwag silang magsasal. Wala, may basehan kasi yun eh. From the, ano pa, the prophets, eh, nakikisaw-saw na sila sa politics because that's the calling of a prophet. Eh, ang pari, eh, may prophetic ministry siya. So, you should admire the priest na nagsasalita. Kasi ang hirap magsalita. Kasi alam na natin lahat. Eh. Kung walang magsalita, hindi mo malalaman yung truth. So, prophecy, politics, and hindi bago sa atin kasi nakita na natin yan kina Jeremiah, kina Prophet Amos, for example. The design of the book, kahit na tatlong chapters lang, pwede mong isubdivide into 5 parts. So, ito yung pupuntahan natin. We will sample yung mga passages niya. So, yung unang parte niya would be simply the title. One verse lang yon. And the title is Prophecy Concerning the Fall of Nineveh. Yun yung entrada niya agad. Alam na natin. And from the beginning to end, yun ang magiging obsession niya or topic niya about the fall of Nineveh. Then you have the vision of God, the divine warrior. Nakita na natin yan kay Habakkuk. We have already a introduction to the concept of divine warrior. Then threat against Assyria. At the same time, consolation or comfort, Nahum na pangalan, for Judah. So, threat against the enemy and comfort for God's people. Nineveh attacked and plundered. Dito na yung pinaka-main oracles niya against Nineveh. Itong Roman numeral number 4, part 4, and then towards the end, taunting now yung leader ng Nineveh or the Assyrian Empire, yung Assyrian king. Wala, hindi na pangalanan yung hari, but clearly referring to the king of Assyria being mocked by the prophet. Ang tapang ng prophet, biro mo, hari ng pinakapakapangyaring imperyo at that time. Tapos, you throw words, mockery, ha? Taunting yung hari. So, let's go now to number one na topic, which is point number 3 now dito. Number one doon sa kanya, sa ating subdivision ng parte ng kanyang libro, yung divine warrior. I'm sorry, this is number one. This is number 2 sa room, sa ano natin, sa part ng books, but point number 3 dito sa topic natin ngayong gabi. Now, alam na natin yung divine warrior. Bakit may divine warrior? Sabi ng mga eksperto, hindi naman talaga ito para sa giyera. But nagsimula ito bilang hymn
sa liturhiya, sa worship nagsimula. Na mapapansin niyo yung mga salmo, ang daming ganito sa psalm, yung bang pupurihin ng Diyos na tanggulan, na siya ang gumawa nito, na yung mga karwahe ng mga Egyptyo ay nalunod sila. Ito yung mga hymn na yung against the enemies. Hindi kumbaga out of the normal na nakakarinig tayo, kasi yung sa psalm nga, dinadasal natin yan, inaawit pa nga during sa liturgy natin. So ang start daw itong Divine Warrior na mga text na ganito na nakita na natin una kay Habakkuk, and then ngayon na naman kay Nahum, ay ancient poetry na hymn, imno nung unang panahon na dinadasal nila, inaawit na naman o chinachant nila as a community, praising God as a strong God. Biro mo, maliit kang bansa, siyempre, you want your God to be really a fighter God, a God who knows how to fight the enemy and strong. So, yun yung origin nun. It's not really about portraying God na as such na mandirigma, no? But it's a hymn. So, kaya nga, may liturgical background ang Divine Warrior. O, kung nandiyan si Father Ronnie, expert yan ng liturgy. So, alam niya yan, mga kasaysayan ng mga ganyang simula ng mga liturgical hymns. Hanggang ngayon, ginagamit pa natin yung mga Divine Warrior sa liturgy natin, mostly coming from the Psalms. Yung Habakkuk nga, di ba sabi ko, yung Habakkuk, ginagamit din sa liturgy of the hour. So do not be shocked. Therefore, pag sinabi ni Nahum, a jealous and avenging God is the Lord, an avenger, a nokem. O, para kayong nanonood ng sine, the avenger is the Lord, full of wrath. O, pag medyo hindi ka sanay, sasabihin mo, anong klaseng Diyos ito? Ayaw ko na yung lumang tipan, kasi ang lumang tipan ay ang Diyos doon ay yan, mapanibugho at mapaghiganti, laging nagagalit, nag-take revenge, naghihiganti laban sa kanyang mga kaaway. So, that's the start of the divine hymn, agad-agad, no? Pagbukas mo pa lang sa propesya ni Prophet Nahum, sasabihin niya na, ito ang Diyos natin ay jealous and avenging God, the avenger. Now, think again, this is a liturgical hymn, not really trying to portray a God na mahilig sa giyera and blood, a bloodthirsty God. Huwag nating isipin na gano'n. The Lord is slow to anger. Yun lang pala naman, no? Slow to anger. But dito lang, sandali lang niya babanggitin yan. Mukhang kinuha niya sa Exodus yung line na ito. But after saying that, banat na naman siya. Great in power, will not leave the guilty unpunished. In storm wind and tempest, he comes and clouds are the dust at his feet. Maalala niyo yung sinabi ko na yung theophany, pag lumalabas ang Diyos, diba, yung mga may earthquake kanina, yan, katulad yan, sasabayan siya ng mga earthquake, no? Sasabayan siya ng mga storm, fire, no? And siroko, sabi nila, hamsin, ito yung mga windstorm nila sa Middle East, no? And what else? Maalala nyo nung namatay si Jesus sa Gospel of Matthew, ano nangyari? May earthquake. Yung temple curtain na nahati. There is a theophanic manifestation. Kasi yung pag yan ang laging ipinoportray
pag yung Diyos ay lumalabas, sasabayan siya, o uunahan siya, o nasa likod niya, o nasusurround siya ng mga ganitong extraordinary phenomena. And maalala niyo na ngayon kay Habakuk, na sa unahan niya ay plague, sa likod niya ay si pestilence. Now, he roars at the sea, ayan, and parang Habakuk, and leaves it dry. Oh, talagang tuyo ang karagatan. And the livers, he dries up. Laid low are Bashan. Eh, yung Bashan, hindi natutuyo yan eh. Kasi doon na yung mga hayop na at mga cows of Bashan, doon ang kain sila ng kain doon ng mga damo. Kasi laging may damo sa Carmel. Matutuyo din. And the bloom of Lebanon withers. The mountains quake. Ayan na yung earthquake. Before him. And the hills dissolve. The earth is laid waste before him. The world and all who dwell in it. So, natural phenomena accompanying the appearance of God, the divine warrior. Before his wrath, sinong makakatayo? Sino pa ang gustong humarap sa Diyos? Nagalit na galit. Who can face his blazing anger? English yon. Sa Hebrew, pag blazing anger, heat, nag-iinit ang kanyang ilong. Yan yung literal na translation noong. Umiinit ang kanyang ilong. Ano bang sabi natin pag ang Pinoy ay nagagalit? Umuusok ang kanyang ilong, parang dragon. And his fury is poured out like fire. Ayun na nga. And boulders break apart before him. Verse 7. The Lord is good. Okay, slow to anger and good. Okay, but to those who wait for him. He is a fortress on the day of distress. So addressing now Judah na, don't be afraid. Parang, our Lord is a warrior. Our Lord is stronger than those enemies. He is a refuge. And he takes care of those who look for him for protection. And when the flood rages, he makes an end of his opponents and pursues his enemies into darkness. Kung may merong mang flood, baha, meaning the enemies, bumabaha ng kaaway, no? Tinatapos niya sila. So you see the mercy of God on Judah and his wrath against Judah's enemies. Here, the Assyrian Empire or Nineveh, its capital city. So, point number four then would be the oracles na threat against Assyria and comfort Nahum, comfort for Judah. We are now in chapter 1, verse 9 to 15. What do you plot against the Lord, the one about to bring total destruction? No opponent rises a second time. So, sino ba ang makakaharap? So, he's talking about the Assyrian Empire dito, no? Na nagpa-plot against the Lord. And they will face total destruction. No opponent can rise a second time against the Lord. Like a thorny thicket, they are tangled. And like drunkards, they are drunk. Like dry stubble, they are utterly consumed by fire, of course. So, threat against the Assyrian Empire. From you has come one plotting evil against the Lord, one of Belial's counselors. From you has one plotting evil against the Lord. So maybe the one plotting evil against the Lord is the Assyrian Empire. No? And he calls them Belial's counselors. This is something enigmatic. Yung iba translation, ang sabi nila doon ay, I forgot already, but not a proper name ang ginamit. Pero yung Hebrew as Belial, maybe a god,
a Babylonian god, I'm sorry, Assyrian god. So it's a question mark. NRSV verse 12 now. If I pag nagkukot ako ng text, tinitignan ko yung the best translation from the different English translations, New American Bible Revised Edition, New American Bible, New Revised Standard Edition, Revised Standard or Jerusalem Bible. So makikita nyo na not big one, pinipili ko yung the best translation. Thus says the Lord, though they are at full strength and many, meaning the enemies, the Assyrian Empire, they will be cut off and pass away. And though I have afflicted you, meaning Judah, because of their sins, I will afflict you no more. So, para sa Judah, para kay Lord, comfort para sa kanila, Nahum para sa kanila, para naman sa Assyria, Elkosh, no? Harsh punishment for oppressing Judah, God's people. And now I will break off his yoke from you and snap the bands that bind you, that made you slave, or that threaten you. Okay. Yung you dito, yung Judah, and yung yoke naman, his yoke, ito yung Assyrian Empire. No? Then verse 14, the Lord has commanded regarding you, no descendant will again bear your name from the house. Now, the you now dito naman ay yung Assyrian Empire. No descendants will again bear your name from the house of your gods. Kasi maraming Diyos yung Assyrians. I will abolish the carved and molten image. I will make your grave a dung heap. The worst punishment para sa in the Old Testament is that you will not be buried. Kasi wala naman silang life after death. Or your tomb is desecrated. Hindi ka mailibing ng maayos. Katulad niyan, yung punishment ng mga Assyrians, eh yung grave nila ay gawing dung heap, no? Tapunan ng mga dumi, no? So there's no punishment, there's no hell na concept sa dito. So where will you get justice for the just, for the righteous, and punishment for the wicked, or the like here? Well, the tomb. Kaya siguro you notice they preserve by sa tradition yung tomb ni Nahum kahit nasa ibang bansa siya, like Nineveh. And you remember si Jesus, no? Kailangan mailibing siya ng matino, ng maayos. So pasok si Joseph of Arimathea, kasi hindi naman dapat inililibing ng maayos ang mga kriminal. Ang punishment ng kriminal, ipapako ko na nga, tapos hindi ka ililibing, kakainin ka na lang diyan ng mga vulture siguro, ano. But Joseph of Arimathea intervened para mailibing ng maayos, kaya yung tomb ni Jesus hiniram pa, hindi pa sa kanya, hindi pa sa pamilya niya, but the tomb of owned by Joseph of Arimathea. You see, that kind of punishment, the respect for the dead, and it's the place for their place of the grave. So I hope we also learn from that, kasi ngayon hindi na natin alam yung mga paglilibing natin na na-confuse na tayo. Yung mga iba, makaramihan ng urns ay nasa bahay, hinihintay na magandang panahon para mailibing, walang budget, walang ano. Yung iba gusto pa kalahati ng urn ng ash ay dito, tapos kalahati nasa ibang lugar dahil mayroong pamilya din doon o may kamag-anak. So let's just situate that there is a tomb. Kahit na ash yung cremated remains, there must be a tomb, kahit yung columbarium na ganyan. O that's a symbol of ano yun, eh, of your earthly presence.
which is of course the waiting for eternal life. Chapter 2, verse 1, which is chapter 1, verse 15 in an RSV. So, medyo magkaiba lang sila ng numbering. Don't worry, yung iba kasi magdidepend sa Greek text, yung iba namang translation magdidepend sa Hebrew text, kaya minsan nagkakaiba yung mga number. Hanapin nyo na lang. So, for example, itong New American Bible natin, chapter 2, verse 1 na siya, yung NRSV, chapter 1, verse 15. The last verse of that chapter. At this moment, on the mountains, the footsteps of one bearing good news. So, it's a positive thing for Judah, of one announcing peace. Celebrate your feast, Judah. Fulfill your vows, for never again will destroyers invade you. They are completely cut off. So, parang may liturgical celebration dito. Fulfill your vows, celebrate your feasts. No? So, sabi ko kanina, yung background ng Divine Warrior is the hymn being chanted or sung during a liturgical gathering or worship. And so it is reflected here, no? And there is the good news, no? The gospel, if you put that into Greek, no? Evangelio in Latin, good news, glad tidings, announcing shalom. This is peace, announcing shalom. That Judah will never again be completely cut off. So, threats against the Assyrian Empire and comfort for Judah. Now, in order to have a better context sa Prophet Nahum na ito and his message, it's good to know how cruel yung mga Assyrians. Now, we are not thinking of the Assyrians today in Iraq. May mga Assyrian Christians din eh, sa Iraq. We are not thinking of that. No? You are thinking of the Assyrian in the 7th century BC. They are really masters of torture. Pwede mong sabihin, baka sila pinagmulan ng torture na, di ba, tinutorture yung mga ibang pag kinukuhanan ng bine-extract ang isang information, tinutorture. Dininadenounce na yan ng United Nations Human Rights, torture as a form of investigation. No. From the account of the King Assurbanipal in 668-626, meron tayong record kasi itong hari ng Assyrian Empire in the 7th century, pangalan niya si Assurbanipal, may mga records. Doon sa records na account niya, itong sinabi niya, arrested these rebellious kings. Yung mga kaaway niyang mga hari, in-arrest. Siguro, King of Judah, saman mo na. And put their hands and feet in iron cuffs and fetters. So, tinali sila, no? Iron cuffs and fetters. Put the sword, the inhabitants, young and old, bata o matanda, lahat sila, put the sword meaning kill. And they hung their corpses from stakes. At hindi lang yan, flayed their skins. Yung a form of punishment is babalatan ka, no? Tatanggalin yung skin mo. No? Tawag dyan ay flaying ng skin. No? Kunting kuko nga lang, ang sakit-sakit na. No? Yung pakayang buo mong, parang yung isda ba yun o huwat na binabalatan na gano'n. Kinakaliskisan. Flayed their skins. Incidentally, that was what they did to Father Gallardo, Roel Gallardo, a Claritian priest who was kidnapped by the Abu Sayyaf. No? And nabanggit ko kasi up for beatification siya. Yung sinusulong kanyang beatification as a martyr. Kinidnap kasama ang mga ibang students, teachers sa Basilan, Ngamitan Basilan, tapos siya ang talagang tinorture ng husto dahil pari siya. No? At sinasabihin pa siya na i-deny niya na yung pagka-pari niya at pagka-paniniwala niyang Kristiyano kay Jesus, pero he stood and even encouraged yung mga
mga kasamahan niya. Alam niya ni Bing kasi mayroon kaming kasama dati na teacher na nakasama doon sa hostage ng Abu Sayyaf. So he was killed, and one of the natinurture siya daw bago namatay, at including yung pagtanggal ng nails sa kanya, parang flaying of the nails. So if you become a beatified, pray for us sinners, Father Gallardo Claretian, missionary. Assyrian relief depicting the torture of the defeated enemies. Ito yung relief, meaning sculpture ng mga walls. Nag-uukit sila ng walls na na-preserve yan sa mga palace sa Nineveh, and not na sa mga museum na ngayon sa, I think, sa Louvre, sa Paris, halimbawa. Ito, yan, example ng picture o sculpture sa wall o relief noong tinotorture ng mga Assyrians ang kanilang mga enemies, including pagbubunod ng kanilang beard, maybe this is an attempt to behead, no? And ito yung tinatawag na impalement, yung sinabi na tinutusok na sa stakes, na parang barbecue, na impalement, mas matindi pa kaysa yung Roman punishment na crucifixion, no? Ito yung Assyrian relief depicting impalement. Yan, parang binarbecue. No? And ito naman ay yung flaying, tatanggal yung flaying ng mga prisoners na buhay. No? Buhay pa sila pero piniflay na, tinatanggal yan yung balat nila as punishment. So, really cruel. You would understand Prophet Nahum, who is really angry sa injustice and cruelty na ginagawa ng mga Assyrians. So, oracle of war and defeat of Nineveh. So, yung point number 5 natin, yung chapter 2 up to chapter 3, verse 17, ito na yung oracle niya. Finally, dating na yung words against Nineveh. Kanina, mga introduction going to this. So, one who scatters has come up against you. You here is Nineveh. Guard the rampart. Watch the road. Brace yourselves. Marshal all your strength. Maghanda na kayo. Gwardyahan nyo na. Kasi merong darating who will scatter you. Sabi niya doon sa taga Nineveh. So yung city is protected ng wall, di ba? At mga ramparts, para makikita mo yung mga enemies malayo pa lang. So maghanda na kayo, sabi niya. The shields of the warriors are crimson, yung mga atake sa inyo ay pulang-pula. Maybe bloodthirsty, maybe. The soldiers clad in scarlet, pula ang damit. Like fire are the trappings of the chariots in the day. He prepares for war. The cavalry is agitated. The chariots dash madly through the streets and wheel in the squares, looking like torches bolting like lightning. Description of ancient description of war. Ito, no? So inaatake ang Nineveh. His picked troops are called. Ranks break at their charge. To the wall they rush. Their screen is set up. Screen is shield nila ay inihanda. The river gates are open. The palace is washed away. So, binuksan ang pintuan para makapasok yung mga tubig na naharang ng ilog. One way of flooding the city. And so the palace now is washed away. The mistress, in other translation, huzab. Another translation means beauty. Tatlong possible translation. Maghirap kasi yung Hebrew na ito. Kung ano meaning ng huzab, no? Maybe
the beauty of Nineveh, sabihin na lang natin, yun yung sabi ng isang commentary. Kasi yung Nineveh nga is known for its beauty. Beautiful city. Yan ang, that's major city, the most beautiful city at that time. So, the beauty is led forth captive, and her maid servants led away, moaning like doves, beating their breasts. So, yung, the defeat of Nineveh, the beautiful city. Nineveh is like a pool whose waters escape. Stop, stop, but none turns back. Plunder the silver, plunder the gold. There is no end to the treasure. To wealth is in every precious thing. So, yung mga kayamanan ng beautiful city na ito, plundered, yung kanyang maginto, pilak, treasures, all gone. Beauty, all gone. And then, at verse 10 or verse 11, devastation, desolation, destruction. Ang ganda ng words ni Prophet Nahum dito. Devastation, desolation, and destruction. Hearts faint. Yun, sa takot and sorrow ang kanilang mga puso ay nagtre-tremble na ang kanilang mga knees, all loins quick, all faces namumutla na. Nasaan ka, leon? Sabi niya, where are you, lionesses? Kasi lion is a symbol ng Nineveh. Nasaan na ngayon? Lion means power and strength. Where are you now? Where is the lioness then? The young lioness came. Where is the lion? The lion tore apart enough for his cubs. He fills his and his dens with torn flesh. Nasaan na yung lion na yan? Parang naging ano, kuting na siguro. Sa takot, yung leon na mabangis, naging kuting na. This is a relief also of a lion being dying dahil hinang ng hari. Kasi usong-uso yung pag ikaw gustong maging hari, you have to prove yourself as a king by hunting a lion. Kasi nga, lion is the symbol of virility, fertility, strength, lahat na, no? So para maging tunay na leader ka, kailangang papatay ka ng lion, ng leon, no? Maalala niyo, may isang presidente nung debate na makandidate, sabi niya, hindi kayo pwedeng maging presidente hanggat hindi kayo nakakapatay ng tao. That kind of mentality, no? Na masochism. Yun, kailangan pumatay ka muna ng leon bago ikaw ay maging hari. So, ang tawag dyan ay royal hunt. No? Royal hunt. Royal lion hunt. Kaya, pagpunta nyo sa bayan ni probinsya ni Father Ronnie, mayroong museum doon. Puno ng mga dead trophies ng hunting ng isang governor doon, paborito ni Father Ronnie. Nakakasyak kasi mga ulo na manglalaking mga hayop na galing pa sa ibang bansa, no? Na-hunt niya yun eh. So that psychological explanation of if you want to prove yourself, then kill somebody. You cannot kill a human being, so doon ka sa hayop. So that's there is a connection. Kawawa naman yung hayop. I have come against you, Oracle of the Lord of hosts. Hosts here means armies. Remember, Sabaoth in Hebrew. No? Sabaoth. Okay. So, I will consume your chariots. Ubusin ko sila. And the sword will devour your lions. Your prey in the land I will bring to the end. To an end and cry of your lionesses
will be heard no more. So, daming lion, lion, lion. Uubusin ko sila. They could no longer cry. Now, metaphor, of course, of the defeat of attack and defeat of the enemy city called Nineveh. Why? For oppressing the smaller city called Judah. Ah! The bloody city, sabi niya. Tawag niya sa Nineveh ay bloody city. No longer huzab. Hindi siya, hindi na maganda. Not a beautiful city. Huzab. Now it's now a bloody city. City of blood. Ang Manila was Metro Manila noong ang daming pinapatay na ex-AJK. Ang tawag din niya ng mga ibang news abroad ay Manila, city of blood. All lies, full of plunder, whose looting never stops. Dahil nga, tapos na ang city na ito. The crack of the whip, the rumbling of wheels, horses galloping, chariots bounding. Remember, it's beautiful, beautiful poetry sana kasi, kaso isipin mo, these are violent words being used. No? Kasi, hindi lang divine warrior ito, but prophetic poetry, oracle of war and defeat over one of one city. Cavalry changing, the flash of the sword, the gleam of the spear, a multitude of slain, a mass of corpses, endless bodies to stumble upon. Ayan, yung Nineveh, naging city of blood na parang killing fields. Diba yung killing fields yung sa Cambodia noong panahon ng Pol Pot, no? So endless bodies to stumble upon. For the many debaucheries of the prostitute, a charming mistress of witchcraft who enslaved nations with her prostitution and peoples of her witchcraft. So gumagamit din ng metaphor ng I warned you already before that at times ang gamit nila ay woman of ill repute to compare yung city na sinful, city na immoral, o city na idolatrous. Katulad nung ng Nineveh na maraming gods and witch and sorceries. So ito even will it now be gone. I now come against you, oracle of the Lord of hosts, or oracle of the Lord of armies, and I will lift your skirt. Yun na naman, no? Parang babae na huhubaran. Hindi maganda ngayon eh, papakinggan yan. Kasi yung nga lang, magsalita tayo, yung rape na tinatawag. Pag when we joke about rape, hindi kwan eh. Not politically correct, it's not even ethically correct. So, ito, pasensya na, kailahong, pero ito yung mundo nila. So, huhubaran, para daw babaeng hinuhubaran, yung Nineveh ngayon, I will lift your skirt above, para mahubaran siya, makita, masilipan siya, at pag makita yung nakedness mo, at talagang that's the worst na mangyari sa isang tao, makikita yung nakedness. Kasi nga, nakedness is really tawag natin diyan kahiyahiya, no? At alam naman natin yung kultura nila, napakalakas yung honor and shame, yung honor and shame, yung may papahiya ka, malaking bagay yun. Di ba sabi natin mga Pinoy, wag mo lang okay lang na hindi mo ako mahalin, wag mo lang kong hiyain. Kasi yung hiya ang lakas, no? Yun yung isang magpapanish at mag-aano sa iyo. Okay lang na nasugatan ka, okay lang na may ano ka, may wound, may ano. Huwag ka lang napahiya. Huwag ka lang mapahiya. Kaya pag nadulas ka halimbawa, kahit masakit ganyan, basta wala nakakita, okay, masaya ka. No? Small ano lang yun, pero yung huhubaran ka, yung at that period of time, ngayon pa naghuhubad, it's okay. I mean, this is a modern culture. Yung babae pa naman, from top talagang covered na covers siya. And then,
I will lift the skirt above your face. I will cast filth upon your disgrace and make you spectacle. Pagpipiestahan ka ng mga lalaki, parang ganun. Sa Nineveh, ang Nineveh, until everyone who sees you runs from you saying, Nineveh is destroyed. Isisigaw nila. Papaalam nila, Nineveh is gone. Tapos na. Who can pity her? Wala. No? Where can find any to console? Nahum na naman. Wala. Ang sagot noon. No? Walang maaawa sa iyo, Nineveh. Are you better than Noamon? Noamon is that's the name of that city, Thebes, who was that Egyptian capital city, major city din, na conquer din, na bumagsak din. So, mas mabuti pa kayo ng natives, kumbaga you will suffer the same fate, like the fate of Thebes. That was among the Nile's canal, surrounded by water, the river of her rampart, and water for her wall. So, describing Thebes in Egypt. Ethiopia was her strength, and Egypt without end. Put, and the Libyans were her allies. Put is another place near Egypt and Libya. So, matutulad din kayo sa kanila. Matutulad ka rin, Nineveh, sa kanila. Yet, even she became an exile. Yun. Sila naging exile din. Nakaptive din sila. Even her little ones were dashed to pieces. Yung mga bata, children. At the corner of every street, for her nobles, they cast lots, and all her great ones were put into chains. Captivity and exile. Ang punishment ng Nineveh. You too will drink of this. You will be overcome. You too will seek a refuge from the foe. But all your fortresses are fig trees. Mawala na yung mga tanggulan ninyo, mawala yung mga fortress. Ang fortress nyo na lang ang makakoy-kahoy na fig trees, bearing early figs. Pero when shaken, mawawala siya. Indeed, your troops are women, pati sundalo mo mga babae na. Now, we're not against women here. This is the context of Nahum. Ang tingin niya sa babae natin, hindi medyo maganda. Sabihin niya, yung mga sundalo niyo na matatapang na ano, mga effeminate na, mga babae na ang sundalo ninyo. Ibig sabihin, hindi na marunong lumaban. Mahina na. And verse 15, there the fire will consume you. The sword will cut you down. It will consume you like the grasshoppers. Ganyang metaphor. Parang mga tipaklong na mauubos kayo sa pamamagitan ng pagsusunog. Multiply like the grasshoppers, multiply like the locusts. So, oracle against Nineveh. You have made your traders more numerous than the stars of heaven. And then, your sentries are like locusts. So, locusts na lang yung comparison na, hindi na yung mga lion. And, etc. Yet when the sun rises, they vanish, and no one knows where they have gone. So, Nineveh is destroyed. And then, yung last part niya na, last two verses would be, now, sa hari ng Assyria, hindi siya pinangalanan. Uso naman yung hindi ka nagpapangalan para kahit sino maging katulad ng hari na ito, will be a candidate today. So, it's an open figure. Your shepherds slumber, O king of Assyria. Your nobles have gone to rest. Your people are scattered upon the mountains with none to gather them. Wala ka ng tauhan. Yung subject mo ng mga tao under you na bilang hari, no more. So, ano pa ang hari ka na wala ka namang tauhan, walang tao? What kind of kingdom is that? No? A king without subject, a king without people. I cannot say, I am a king. Sino po, sino ang yung, anong kaharian mo? Sino yung mga taong under you? Wala, hari ako dito sa kwarto nito. So, mockery of
the king of Assyria. Nineveh is gone. People are scattered. The Assyrians are scattered. And you're a king? So, nothing can heal you. Your wound is fatal. All who hear the news about you clap their hands at your fall. Or who has not felt your endless cruelty? Dahil sa endless cruelty mo, nung bumagsak ka, palakpak ang mga tao. Kala mo, sinasaluduhan ka na hari, nung may kapangyarihan ka pa. Ngayon, wala ka na sa kapangyarihan. Papalakpak ang mga tao. Ganyan ang mangyayari sa mga hari o nagkahari-harian na nag-a-abuse ng power na katulad ng hari ng Assyria. Pagbagsak nila, papalakpakan sila ng mga tao na noon nagpupuri, nagpupugay sa kanya. Final remarks. Ito ay quotation ko sa isang Adventist na biblical scholar. Magaling. Pastor din siya. Charles Taylor. He died already. But he was an Adventist. No? Sabi niya, commenting on this book of the prophet Nahum, although all three chapters below, sabi niya, fall below the standard set by the developed Judeo-Christian tradition, ang sabi niya, itong three chapters na ito, napakababa, pag i-compare mo sa standard ng Jewish Christian tradition of respecting life, of loving your enemies, etc., etc. No? So, pag i-compare mo daw, yung three chapters na ito, talagang walang-wala sa pagka-advance ng Judeo-Christian ethical tradition, especially in terms of loving your enemies, as God, as Jesus said, concerning the nature of God and man's relation with his brother man, so, or human beings' relation with his fellow human beings. Yung nga, love your enemies, pray for those who persecute you, don't revenge is mine, you know, says the Lord. So, Judeo-Christian tradition yun. Na yun yung one. Totoo naman yun. But, sabi niya, it is one of the world's classic rebukes of militarism. All tyrants are doomed. So, this is a good book, sabi niya, for those who consider themselves tyrants. It's a warning against tyrants. Warning against those who attempt to abuse power and disrespect the rights of others. Of dictators. Warning against dictators. Of what, ano pa, and those who do not give freedom to other people, to their subjects. All tyrants are doom, sabi niya. Oh, sabi naman ni Elie Wiesel, or Wiesel, si Elie Wiesel ay survivor ng Holocaust, ng panahon ng mga Nazis, nag-survive siya, was a Jew, and he became a writer, respected, well-known writer all over the world before he died. He died, I think, 2015, I'm not sure anymore. Parang 2015 nung namatay siya. Nobel laureate din siya. Awardee siya ng Nobel Prize ng Literature kasi nga ang ganda ng mga writings niya. And this is about really on Prophet Nahum about gloating over the defeat of enemies. No? 'Di ba? Yung tradition natin na Jewish Christian tradition, we are not happy over the defeat of malas, yung kamalasan ng kaaway mo, hindi ka matutuwa. You will not gloat over yung kanilang sakit. Pag nagkasakit sila, hindi tayo papalakpak. Hindi katulad ng kay Prophet na yung papalakpak sa pagbagsak ng kaaway. We don't do that. It's not our tradition. So,
sabi niya, our traditions prohibit us from celebrating the defeat of the enemy. So, if this is a word that could neutralize a bit yung message ni oracles ni Prophet Nahum, you know? So, before the tyrants, kay Nahum, there is an end to tyranny. All tyrants are doomed. But also, you know, we don't like Nahum kasi if it means we are happy and we celebrate the defeat of your enemy, the sickness of those people you do not like, hindi rin maganda. No? Kasi hindi yung tradition ng Jewish Christian, the celebration of the defeat of an enemy. Lahitraot, till next Wednesday, stay healthy, stay safe, and stay happy. God bless you all. Ito po si Father Randy Flores ng Sacred Heart Parish Shrine, Quezon City, Bible Director ng Biblical Apostolate ng Diocese of Cubao, Officer in Charge soon, Biblical Apostolate ng SVD Philippine Central Province. Bye-bye and good night.